Kumusta po kayong lahat at welcome po sa aking channel. Ang video ang ating gagawin ngayon ng reaction video mula po kay John Reps. Nasa description po ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. At huwag nyo rin sanang kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel para ma-update din kayo kapag naglalabas po tayo ng gantong reaction video. Title po nito, Philippine Coast Guard Spokesperson Bumaba na sa Pwesto. Bakit nga ba hindi sila magkasundo ni Tariela? Grabe. Bakit nga ba, no? Simulan na po natin yan para malaman po natin kung bakit. Let's do this. Matapos ang dalawang buwan ng pinakahuling misyon, ay inihayag ng Armed Forces of the Philippines kahapon na matagumpay ang kanilang RORE mission kasama ang Philippine Coast Guard sa BRP Sierra Madre na nagsisilbing outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Alamin ang buong detalye mamaya. At paano nga ba nagsimula ang hindi pagkakaunawaan ni na Rear Admiral Balilo at Commodore Jay Tariela ng Philippine Coast Guard? Subscribe po kayo kay John Reps. Sa isang video clip na inilabas ng AFP ay nagpapakita ng isang sibilyang sasakyang pangdagat. Ito ay ang Imbilapu-Lapu na papalapit sa BRP Sierra Madre. Ayon sa tagapagsalita ng AFP na si Colonel Francel Margaret Padilla na ang AFP at Philippine Coast Guard ay matagumpay na nakapaghatid ng mahahalagang supply. Sinabi ni Padilla sa Philippine News Agency na habang ang barko ng Pilipinas ay papalapit sa Ayungin Shoal, ay mayroon umanong presensya ng mga sasakyang pangdagat ng China. Walong barko umano ng China ang nakapalibot sa lugar at nakasubaybay habang papalapit ang mga barko ng Pilipinas. Ngunit wala umanong banta mula sa mga barko ng China, kaya't nagawa ng AFP at Philippine Coast Guard ang misyon at mapanatili ang kanilang presensya sa Seoul. Palakpakan po natin ang ating Philippine Coast Guard dahil nagtagumpay po sila sa kanilang RORE mission dyan po sa BRP Sierra Madre. At syempre po malaking saludo sa lahat po ng nakadeploy po dyan sa BRP Sierra Madre dahil hindi po talaga biro ang ma-deploy po dyan. Kasi nakita nyo naman po yung tsura, no, ng BRP Sierra Madre. Nakajadsad po yan. Hindi po yan tulad ng Tres sa Magbanwa na gumagana. Ito po ay hindi. Ibig sabihin lang po, no, wala po silang kuryente dyan. No, wala po talagang means na mapaandar yung barko na yan. Kaya mahirap po talaga na ma-deploy dyan. No. Saludo po sa inyong lahat. Sa isang hiwalay na pahayag naman, sinabi ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cercis Trinidad na patuloy na susuportahan ng militar ang mga tropang nakatalaga sa BRP Sierra Madre. At ayun po yung pinakamaganda dyan, no, naisip po nila na sana noon pa nila ginawa na samahan po talaga ang PCG ng Philippine Navy na mag resupply mission dyan sa ating teritoryo, no, para alam na natin para hindi talaga gumawa ng anumang bagay sa atin ng China. So medyo nakakapanibago o nakapagtataka ito mga kabayan at hindi ko alam kung bakit naglaylo na ang China sa mga dating gawain nito sa tuwing may resupply mission sa Ayungin Shoal. Kaya nga yun din nakapagtataka, no, kasi hindi bago tayo, no, dahil dati konting kibot lang natin dyan sa sarili nating teritoryo ay hinaharas tayo ng China. Pero ngayon hindi po sila nangaharas, no, kasi nga siguro dahil nga meron na nga po tayong kasamang Philippine Navy, yung ating Philippine Coast Guard dyan na nagre-resupply mission. Hindi po natin alam, no, kung bakit ganun o baka may iba pong diskarte na gagawin o balak itong China. Kaya antayin na lang po natin kung ano pong magiging hakbang po nila sa mga susunod pa. At sa ibang balita naman mga kabayan, nagretiro na bilang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard si Rear Admiral Armando Balilo matapos sa mahigit 20 dekada ng serbisyo. Siya ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard mula noong 2003 at nagsilbi siya sa 19th na commandant ng Philippine Coast Guard. Agad. Pero mga kabayan, alam mo bang si Rear Admiral Balilo at Commodore Jay Tariela ay matagal nang hindi magkasundo at nag-iilaga ng mga ito? Ito ay nagsimula noong inalok ng China na tulungan ang 8 mangingisdang Pilipino matapos sumabog ang makina ng kanilang bangka sa Baho de Masinloc. Nanindigan si Balilo sa kanyang unang pahayag na sinubukan umano ng mga miyembro ng China Coast Guard na tulungan ang mga naaksidenteng mangingisda, okay, na dalawa sa kanila ay nagtamo ng matinding paso.
Sinabi ni Balilo na ibinasi niya ang kanyang pahayag na naunang nag-alok ng tulong ang China Coast Guard na sakay ng rubber boat batay sa mga pahayag ng mga mangingisda at opisyal na ulat ng kapitan ng barko ng Philippine Coast Guard na BRP Sindangan. Tinangka umanong harangin ng China Coast Guard ang BRP Sindangan, ngunit nang malaman ng China na magre-rescue ito ay hinayaan na lang ang barko ng Pilipinas na makalusot. Noong inalok ng China Coast Guard ang mga mangingisda ay tumanggi sila dahil baka kung saan daw umano si dadalhin at itapon na lang sila kung saan. Ama, kahit sino naman kasi matatakot talaga o tatanggi. Siyempre unang-una sila ang dahilan kung bakit mayroong karahasan dyan sa West Philippine Sea, di ba? Tapos ipagkatiwala mo ba yung buhay mo doon, kahit sabihin mong gusto ka nilang i-rescue, hindi ka magtitiwala talaga. Real talk to yun. At yun nga, no, sa statement nga po dito, no, nung nag-resign nga po na yan, no, na spokesperson ng PCG. Malaking usapin po talaga yan. Siyempre, unang-una, malaking ano po sa atin yun, kung totoong nagre-rescue ang China, no, ang PCG, sa ating mga mangingisda na yan, at nauna pa sila doon, talagang sa atin magbe-feedback yun. No? At kung ito naman ay alam niyo na kung nasa kabilang panig siya, alam niyo na ibig kong sabihin, ay hindi talaga maganda na maging spokesperson siya o magrepresenta siya ng PCG kung ganun. Kasi Pilipino tayo eh, pinaglalaban nga natin ang ating ano eh, ang ating teritoryo eh, tapos ganun, 'di ba? Kasi nga nagawa na po natin noon pang reaction 'yan, yung tungkol po diyan, no. Pinabulaanan po talaga 'yan na magre-rescue nga ang ano CCG sa atin, no. Hindi po daw totoo 'yan. Kaya ito, nagiging kontra itong sinasabi na itong spokesperson na ito ng PCG na magre-retire nga, no? Dahil yun nga, sinasabi niya na ganun pala, na totoo pala daw na magre-rescue ang mga CCG sa ating mga mangingisda. Hindi po natin talaga alam kung sino paniniwalaan natin dito, no? Pero malaking ano po sa atin yan, issue yan kung talagang totoo yun. Mamaya, anong dinala kami sa China? Hindi namin alam kung sa China o kung saan, mamaya. Bigla lang kaming itapon niya sa laot. Tama. Wala kaming kalaban-laban kasi mga bangka lang naman kaming maliliit. Mm-hmm. At yan ang isinumiting report kay Philippine Coast Guard Chief Admiral Gaban at ang report na isinumiti din sa Presidente. Ngunit taliwas ito sa salaysay ni Tariela kung saan sa isang panayam ay sinabi ni Tariela na ang Philippine Coast Guard vessel na patungo na sana upang iligtas ang mga sugatang mangingisda sa Baho de Masinloc nang mapansin ng China Coast Guard na mabilis ang takbo ng Philippine Coast Guard na BRP Sindangan ay dito na humarang ang barko ng China Coast Guard at gumawa ng delikadong maniobra at harassment. So nagkokontrahan yung statement nila, no. Itong si Tariela, sinasabi niya na hindi daw nag-rescue ang CCG. Pero itong spokesperson, sabi niya yun nga na magre-rescue nga rin yung CCG. Tapos bilakapan pa rin yung interview kanina, narinig naman natin yung boses ng mangingisda na baka nga raw kung saan sila dalhin, baka dalhin sila sa China o kaya kung saan na lang po sila itapon. So hindi po natin alam sino paniniwalaan natin kasi nagawan din natin ng reaction video to that noong araw pa eh, nung kapaputukan po nito, di ba? Na yun nga, dito tayo kay Tariela naniniwala. Siyempre, Pilipino tayo eh. Hindi tayo maniniwala sa sasabihin ng China talaga. Dahil mulat sa pool, ay sinisiraan tayo ng China at binabaliktad tayo. No, kaya siguro sila hindi nagkaroon ng matinding ano rito, kasunduan dahil siyempre, magkaiba yung statement nila eh. At yun nga, nai-report daw pala nung spokesperson na to na doon sa ating gobyerno na ganun yung nangyari. Taliwas dito sa sinabi nga ni Tariela. So, hindi natin alam kung bakit ganun, no? Kaya, yung Diyos na lang po nakakaalam talaga ng totoo kung sino nagsasabi po ng totoo dito. At yun anya ang dahilan kung bakit natagalan bago makarating sa kinaroroonan ng mga mangingisdang Pilipino. Nanindigan si Tariela na ang Chino ay hindi umano nag-alok ng tulong o tumulong sa pagligtas. Balilo added that China Coast Guard also launched two rigid hull inflatable boats and offered to help rescue the 8 fishermen. But PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, said the China Coast Guard deployed their boats not to assist the PCG but to supposedly obstruct and hinder efforts in rescuing the two injured Filipino fishermen. Sa akin po, no, yung pananaw ko dito, yung opinion ko po, no, bilang nag-obserba po sa nangyayari sa atin dito at nagawa na nga rin po natin ng reaction video yan dati. No. Hindi po ako naniniwala na nag-abot ng tulong o gustong mag-rescue ng CCG rito sa ating mga
mga mangingisda. Kasi una-una po, no, wala po silang pakialam sa atin, no? Inaharas nga nila yung mangingisda natin, di ba? Kinukuha nila yung mga isda, pinapalitan nila ng noodles na malapit na ma-expired. Alam niyo yan, di ba? Kung nakikinig kayo o sumusubaybay kayo sa balita na to noong araw pa. Noong pangapanahon po na yan, no? Hindi po tayo maniniwala talaga na gustong mag-rescue ng China sa ating mga mangingisda. Malaking kalokohan po yan. At syempre, kung ganun man, kung totoo man talaga yon, kahit sino pong Pilipino ay hindi talaga papayag na i-rescue sila ng bansa o ng mga taong yan, ng mga Chekwa na yan, na sila po ang pinagmulan lahat ng kaguluhan dyan. Hindi mo ipagkakatiwala yung buhay mo. Ganun po yun, no? Common sense, no? Hindi mo isasaalang-alang yung buhay mo sa kamay ng kaaway. Real talk. Ayon kay Tariela, ang pag-rescue umano ng Philippine Coast Guard vessel ay isang patunay na mayroong nagpapatrolya na Philippine Coast Guard sa lugar. Mm-hmm. Pero kung tatanungin ang mga mangingisda... Pero sabi ng isang grupo ng mga mangingisda sa Zambales, wala silang nakikitang barko ng Philippine Navy sa bawat masigong. Ayun lang. Kahit dati nang silang humiling na magpasama sa pangingisda. Kaya raw hanggang ngayon, sa gilid-gilid ng Zambales lang sila pumapalaot. Eto na. Siyempre, hindi man tayo maniniwala, no, sa sinasabi ng China na gusto nilang mag-rescue sa mga mangingisda natin. Ngayon, dito tayo maniniwala sa ating mga mangingisda na noon pa silang gustong magpasama sa ating PCG pero wala talagang barkong gustong samahan sila. So maniniwala talaga tayo doon sa naka-experience, no, sa ating mga mangingisda, no. Hindi po sa cloud dito yung pagre-rescue na yan, na ng China, na hindi rin ako maniniwala talaga na ire-rescue nila yung mangingisda natin. Kasi sila mismo nagpapahirap sa atin, eh. Di ba? Hindi natin paniniwalaan yan kahit ano pang sabihin nila. Hindi tayo maniniwala diyan. Pero yung issue na yan na sinasabi ng ating mga mangingisda na mismong sila ay hindi sila sinasamahan ng PCG o wala malang barko dyan na samahan sila para makapangisda sila ng malaya dyan. Doon pa pwede po tayong maniwala kasi po iba na rin po talaga yung hirap na dinaanan ng ating mga mangingisda. Saludo po, no, kasi po alam po natin na hirap na rin po ang ating mga ordinaryong mangingisda dyan po sa Bajo de Masinloc. So baka may mga comment na naman dyan na luma na daw, matagal na daw yan. Pero ang point dito ay kung paano nagsimula ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Ama. Panuori ng turnover ceremony ng bagong pumalit kay Philippine spokesperson Rear Admiral Armando Balilo. Mm-hmm. Kaya dun po sa mga kababayan natin na madali, mga gullible po, huwag po kayong basta-basta maniniwala sa matamis na pananalita ng mga pro-China. Huwag po kayong maniniwala. Unang-una, iisipin nyo, no, ano bang dugong nananalaytay sa inyo? Dugong Pilipino, kasi Pilipino tayo. Huwag po tayong maniniwala sa tamis ng mga salita ng mga yan. Dapat po tayong maniwala at dun po tayong makinig sa ating lahi mismo, sa ating gobyerno na ipinaglalaban ng ating teritoryo. Hindi po dyan sa mga pro-China o sa mga mismo mga Chekwa na yan. Ganun po yun. Kasi po, mula sa pool, wala po silang ginawang maganda sa atin. Sila po ang dahilan kung bakit po tayo nahihirapan na maglayag dyan sa ating karagatan, sa ating EEZ, sa ating teritoryo. Tandaan nyo yan, no? Huwag po kayong maniniwala kung ano mang mga buladas na mga pinagsasabi ng mga yan. We shall now witness the turnover of the command symbol for Coast Guard Public Affairs Service. Ayan lang po ng ating po nagawa ng reaction video. Ang video nito ni John Reps. Nasa description po ang link ng kanyang video.
mag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Siyempre, huwag nyo rin kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel para ma-update kayo kapag po naglalabas tayo ng gantong reaction video. Comment down below kung anong saloobin nyo sa napanood po natin video. Till next time po, ano, ingat po kayo lahat. God bless and peace out.